Mabuhay at Happy New Year! Gospel Chops ang hatid namin sa inyo sa episode na ito. Ang guest natin ay si Gex Gonzalez. Napakahusay ng taong ito. So kapag nagustuhan niyo yung papakita niya ngayon, punta kayo sa personal channel niya. Mas marami pa siyang video doon. Okay? Suportahan din natin siya. Subscribe tayo sa kanya. Ngayon, ito ang kailangan kong i-remind sa inyo. Ang drum chops, pag ginamit nyo bilang drum fills, tandaan natin na ang drum fill ay merong intention. Merong purpose kung bakit mo siya ginagawa. Hindi mo siya gagawin para lang magpasikat. Okay? Laging tatandaan na mag-a-adjust ka pa rin sa flow ng music. And in most cases, ikaw pa nga ang magdadala ng flow ng music bilang drummer. Kasi ang intentions nga ng drum fills, di ba? Minsan, kailangan mo itaas yung energy, ibaba yung energy, ikaw yung magdadrive ng music. Okay? Pwedeng pabilisin mo, pabagalin, pakapalin, panipisin. Nasa sayo yan. Tulad ng nasa t-shirt ko, play the music, not the instrument. Shout out kay Chris Uchishiro ng Simprenta Clothing. Kapag basta na lang natin ginamit yung chops para magpasikat, mapapagalitan tayo ni Pastor, masisira pa natin yung worship ng mga tao. So lagi lang naming paalala, responsible drumming. Okay, so wag na nating pahabain. Brothers and sisters, Gex Gonzalez. Hi guys! Happy New Year! Ako nga pala, si Gex Gonzalez. Thank you kay Sir Blue ng Drum Teacher Manila sa opportunity at pag-invite niya sa akin sa kanyang channel at content upang mag-share ng 3 gospel drum licks. So, itong gospel drum licks na ito ay inspired by black drummers na gospel musicians na tinatawag nating Egoy. Talagang sila yung nag-influence sa akin sa pagpalo ko ng drums, sa mga ginagawa kong drum fills at chops. Kaya sinasuggest ko sa inyo na kung gusto nyo maging effective at maging tama yung approach yung isi-share ko sa inyo ay lagi nyo silang pakinggan din at panoorin para talagang makakuha din kayo ng ideas sa kanila. At itong mga ituturo ko sa inyo, isi-share ko sa inyo ay talagang useful sa praise and worship natin. Kahit saan mo siya ipasok ay magiging maganda at kakaiba yung mga drum licks natin, drum fills natin. Kaya yun, practice lang at medyo simple siya pakinggan pero medyo mahirap din i-apply. So ayun, sana ay matutunan nyo yung iba breakdown ko ngayong drum licks. So simulan na natin.
Maraming salamat, Gex Gonzalez. Sana maraming napulot ang ating mga viewers ngayon. At sana magamit nyo ito sa inyong praise and worship. Practice lang ng practice. Dalawa lang ang pwede mangyari. Magamit mo ito ng maganda para ma-drive mo ng maayos yung music. Or pangalawa, pwede mo madiskaril yung takbo ng music kapag hindi mo ito na-i-apply ng tama. So practice ng mabuti, okay? God bless you all. Stay healthy. Kita-kits sa susunod na video.